iiyak. Wait lang. What is up, Nasni? What is up, Timberline? And welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng review plus reaction video ng True Night and Day. Dahil merong nag-request sa akin nung last time na gawan ko daw ng reaction plus review, yun yung True Night and Day. Before tayo manood, so gagawin ko muna yung daily night routine ko. So, skincare time. So, gagamitin natin itong Fairy Skin Derma Facial Set. So, actually, I'm using this for 2 days na. So, gagamitin natin ngayon. So, nag-wash na ako ng face ko kanina. So, ginamit ko na yung Derma Soap. So, kung hindi nyo pala napanood yung review, yung product review ko ng Fairy Skin, so balikan nyo na lang. So, panoorin nyo, guys. Ilalagay ko na lang sa description yung link para mabalikan nyo, para mapanood nyo. So, and mga Timberlay. So, let's go. Manood na tayo ng True Night and Day. So, let's go. So, ayun, guys. Ready na. Panood na tayo. So, niready ko na din yung tissue. A few moments later. Sinira mo yung eyes natin! Sinira mo lang! I will be true to the promise I have. Nakakaiyak. Wait lang. A few moments later. So, yun ata yung pinaka nakakaiyak na I will be here na narinig ko. Tapos yung pinaka malungkot na sunset. Ayaw pa din ako. Ay, this. Masabi ko lang, ang ganda ng settings niya kasi sa Iceland, ganyan. Tapos ang galing, magaling si Alessandra tsaka si Paolo. That kind of love na parang, kasi since high school pa sila. So, parang that kind of love na, yung parang young love. Parang yung tipong sa umpisa, parang yung tipong mapapasano all ka na lang, may kasama sa travel, ganyan. Tapos dun sa travel nila, parang makikita mo na girls will always be girls talaga yung OOTD, yung selfies, yan. Kung hanggang saan ba dapat yung patience mo pag magkasama kayo sa travel, ganyan. Kasi yung kaartihan ng girls nandun. As in, parang sobrang yung reality niya talaga dun sa movie. Kung ano yung, parang kung ano ba talaga yung sa totoo kapag ka nandun na kayo sa travel ng boyfriend mo, ganyan. Tapos sabi ko na lang kanina yung babe ang tawagan. Babe. Pero baby tawan ka rin na. Yung gano'n. Walang forever. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ang nagustuhan ko din dito is yung part na merong journal sa Jen. Yan, kasi medyo makaluma siya, pero alam mo yun, I find it romantic. Ang sarap niyang ulit-ulitin basahin, di ba, ganun. Ano yung sinabi ni Jen about sa sunset? Yun yung pinaka nagustuhan ko na thought ni Jen, kasi yung sabi niya, what you thought was ending was also be a beginning of something more beautiful. Pero pwede rin siyang vice versa, diba? Yung what you thought was the beginning was also an ending. Parang ganun. Tama din dun si Ben sa sinabi niya na matetest talaga kapag matitest yung relationship nyo kapag nandun na kayo kapag nag-travel kayo together. Doon parang matitest talaga yung patience nyo, yung kung hanggang kailan ka mag-hold on sa kanya, kung hanggang kailan mo siya kayang tiisin or kung matitiis mo ba siya.
ayun, nakakainis dun sa movie is yung umakyat sila dun sa volcanic crater. Yun yung nakakainis din dyan dun. Kasi sinabi niya, nung gabi, sinabi niya na kinabukasan, parang day na yon ni Ben. So, masusunod is si Ben. Pero nung paakyat na sila sa volcanic crater, parang inis na inis siya. Tapos, parang hindi niya na appreciate yung ganda ng volcanic crater. Basta ang ganda ng ganda yung movie na as in sobrang nakakaiyak. Nakakaiyak. Tapos yung may awkward moment din sila. Yung parang ang awkward kasi talaga kapag after 3 years after ng breakup niyo tapos nakita kayo ulit. Diba? After ng breakup niyo tapos nakita kayo ulit. Yes, pa pala yung sinabi niya dyan na parang dun pa siya brinig ni Ben dun sa favorite place niya and then favorite time of the day. Pero dun sa bandang huli, sinabi niya na si Ben pa rin yung pipiliin niya kahit na ganun yung nangyari, kahit nasaktan siya in her favorite place and in her favorite time of the day. So, yun. So, parang true love, ganun. Kaso lang, yun nga. Basta panoorin niya lang, hindi ko na-spoil yung iba. So, panoorin niya lang. So, yan. So, medyo pasensya na din sa boses ko dahil umiyak na ako. So, yan. So, parang medyo ano na yung boses ko. So, yan. Basta panoorin nyo, guys. Panoorin nyo. Maganda, maganda. Nakakaiyak. So, magaling talaga si Alessandra De Rossi and si Paolo Contis. Hindi sa mga nakapanood na. So, mag-comment down below lang kayo. Tingnan natin kung papaiyakin din ba kayo or ako lang naiyak. Alam mo yung ramdam, yung tagos sa puso, as in. Alam mo yung ramdam, yung tagos sa puso. Pero, look, oh, tingnan nyo yung t-shirt ko. Yan. Yan. Yan yung nagamit ko na t-shirt. Na t-shirt paper. Dahil nga, iniyakan ko to. So, bago pala ako mag-end ng video ko, so, isa-shoutout ko muna yung friend ko, si Tia Alisa Ashley Bawal. So, ito na yung request mo, Tia, na gawan ko ng review plus reaction itong movie na True Night and Day. So, yan na. So, pinaiyak din ako ng movie na to. So, hindi lang ikaw umiyak. 2:30 a.m. na ngayon and time to sleep. So, that's it for today's vlog. And don't forget to comment, like, share, and subscribe. So, thank you for watching. Bye-bye. See you on my next vlog.